So mga tol, kung matatandaan, nag-utos ang WBO na kailangan depensahan ni Sebastian Pondura ang kanyang WBO Super Welterweight World Title dito kay WBA Super Welterweight World Champion Terence Crawford. Nito nga lang pong August 28 mga tol, binigyan ang magkabilang kampo ng 30 days upang magkaayos sa negosyasyon. Umabot na nga po ang deadline mga tol, pero wala pa din po silang nagagawang negosyasyon. Pero humingi po ng another 10 days extension ang kampo ni Crawford at pumayag naman ang promoter ni Pondura na si Samson Lekowicz. So ngayong October 10 mga tol, kapag hindi pa rin sila nagkasundo sa negosyasyon, diyan napapasok ang force bid. Unification nga po ang laban na yan mga tol, kung saan nakataya ang tatlong major belts. So si Canelo dapat ang target ni Crawford mga tol, pero dahil ayaw pumalag ni Canelo kay Crawford, eh mukhang si Pondura muna ang lalabanan niya. Naging unified champion nga po itong si Pondura mga tol, nang talunin niya si Team Zoo via split decision. Pero magbabalik naman itong si Team Zoo mga tol, para maging kampiyon muli. Nakatakda nga pong lumaban si Team Zoo mga tol sa IBF Super Welterweight World Champion Bakram Mortasalyev. At ngayong October 19 na po ang laban na yan. So kung manalo itong si Crawford mga tol kay Pondura, isang titulo na lang ang kailangan niya para maging undisputed sa super welterweight. At yan po ang IBF belt na paglalabanan ni Team Zoo versus Bakram Mortasalyev. Pag nagkataon mga tol, history na naman ang magagawa ni Crawford ang maging 3 division undisputed. Dahil kapag naging undisputed si Terence Crawford sa super welterweight, isa na siyang magiging ganap na 3 division undisputed world champion. Naging undisputed nga po si Terence Crawford mga tol sa super lightweight at sa welterweight. At kapag naging undisputed din po siya sa super welterweight, yan na po ang pangatlong division mga tol. Sa kabilang banda naman mga tol, matutulis nga po na suntok na kombinasyon ang pinapractice ni former world champion Mark Magsayo sa latest video na inilabas niya. Tuloy-tuloy nga po ang pag-iinsayo ni Magsayo mga tol, dahil bali-balita na mukhang undercard na naman si Magsayo sa laban ni Tank Davis versus Lamont Roach Jr. na magaganap sa December 14. So hindi po malayong mangyari yan mga tol, dahil naging undercard na si Magsayo sa laban ni Tank Davis noon dito kay Frank Martin. Kaya sa December, mukhang kasama na naman si Magsayo na lalaban sa card na yan. Mismong si Magsayo na din po ang nagsabi mga tol na nabanggit niya sa video niya na posibleng umanong sa December ang laban niya. Kaya hintayin po natin ang official announcement mula sa kampo ni Magsayo. Sa iba pang balita mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa December na ang laban ni Naoya Inoue versus Australian contender Sam Goodman na magaganap sa bansang Japan. Nagbigay nga po ng opinion ang matagal nang naghahamong kay Naoya Inoue na si former 3 division world champion General Casimero sa laban na yan. Wika ni Casimero mga tol sa article ng Japan News website, tatalunin lang daw ni Inoue itong si Sam Goodman. 5 round nga lang daw ang itatagal ni Sam Goodman mga tol kay Inoue. Dagdag pa ni Casimero mga tol, isang boring na laban na naman umano yan, dahil wala naman daw ka-power-power itong si Sam Goodman. Pero ani Casimero, kung siya daw ang makakalaban ni Inoue, tatalunin daw niya ang The Monster. May sapat na lakas daw siya at bilis na kayang tumalo dito kay Inoue.